good morning from Maafushi. Mula Bilinggili, dadaling ko naman kayo sa isla ng Maafushi para ipakita ang isang pangmalakasang Maldivian trip na singganda pero di kailangang mabutas ang bulsa. Pero bago ma-excited, kailangan nating sumakay ng isang speedboat. Humigit kumulang isang oras kalahating paglalakbay. Ang presyo, $100 o humigit kumulang 5,000 pesos. Pero bakit nang mahal? Remember, hello, you're in Maldives for holiday. Now I'm here in the center, walking. So, see, look at the flag. It's pink, right? So, and this is the school. Okay. So, this is very interesting Islamic stage, which is people very friendly. Yes, very friendly. You're correct what you hear. Like a little bakery there. Yeah. So. Sa bawat paraisong isla, may dalawang mukhang nakatago. Kaya guys, samahan niyo akong mag-ocular visit para alamin natin kung paano mamuhay ang mga Maldivian sa isla ng Maafushi. O diba, parang nursing community lang ang peg ko. Sa mga oras na yon, ako pa lang ang turistang naglalakad sa local community. Kaya hindi naman maiwasang ako'y pagtinginan. Pero hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na makasalamuha sa mga locals at napag-alaman ko na ang mga Maldivian pala ay sadyang palakaibigan at mababait, isang karakteristik na mayroon tayong mga Pilipino. Sa maikli kong pakikisalamuha sa kanila, hindi ko naramdaman sa aking sarili na there's a separation between Catholic and Muslim sa isla ng Maafushi dahil lahat ng turista ay welcome na welcome sa isla. Alam niyo ba guys na ang Maldives na may kabiserang Mali City na matatagpuan sa gitna ng Indian Ocean at Arabic Sea ay mayroong higit kumulang 1,900 islands na maituturing sa isa sa pinakamahigpit na Islamic state pagdating sa pag-inom ng alcohol, kaya sa mga manginginom, pasagtabi po muna. Pero huwag malungkot kaibigan, dahil pagsapit ng alas 10 ng gabi mula sa isla, kailangan mo lang sumakay ng isang bangka papunta sa floating boat restaurants na mai-enjoy mo na ang isang napakalamig na beer ng Maldives in-export sa Maldives. Pero mga katagay, huwag kayong maingay ha, sekreto lang natin to para enjoy ang ligaya habang nasa gitna ng isla. Pero bago matapos ang araw, ipasisilip ko na ang ganda ng isla. Nakaka-excite, di ba? Kaya, huwag bibitiw.
Dahil sa araw na ito, medyo mahaba-haba na ang nalakad ko at nababagod na ang katawan kong lupa. At tila ini-invite na ako ng isang crystal clear water at white sand beach ng isla ng Maafushi. Kaya guys, dyan lang kayo. Maglulublob muna ako. Ang karanasan ko sa isla na ito ay mananatiling nakaukit sa aking mga puso at maikukwento sa aking mga kaibigan na ang ganda ng Maafushi ay para sa lahat at di lang sa iilan. Pero bago matapos ang araw, mula dito sa island ng Maafushi, lilipad naman tayo patungo sa isla ng Bado para saksihan ang ganda ng isang private resort. Pero wait kaibigan, dahil patikim pa lang yan. Maraming salamat po sa panonood ng aking video mula po dito sa isla ng Maafushi. This is Harold Ferrer, your budget explorer, ang nag-iwan ng kasabihang, you don't need to be rich to explore the beauty of the world. Goodbye!